Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ang inyong makakasama sa araw na ito. Nagbabalik muli ang inyong tutor, si Tutor Alvin para sa MTB MLE Unang Baitang. O mga kaibigan, mga mag-aaral, mga magulang, tayo ay nasa ikatlong markahan na. At ito ang ating unang araw para sa ating unang leksyon para sa ikatlong markahan. Handa na ba kayo? Samahan na ako sa ating aralin sa araw na ito. Ayan. So, samahan niyo ako, ha? So, ito ay MTB MLE Unang Baitang Tagalog. Ano nga ba ang inyong nakikita, mga bata? O pwede ninyong sabihin sa pamamagitan ng pag-comment. Alam ko na ginagabayan kayo ng inyong mga magulang. Pwedeng sabihin sa inyong mga magulang na kayo ay samahan. At pwedeng i-type ng inyong nanay kung ano ang inyong nakikita. Ayan. So bago yan, batiin muna natin ang ating mga tagapanood sa online. Binabati natin si Ma'am Ginaline Gutierrez. Mula yan sa Upper London Elementary School, Boeing, General Santos Division. Nagulat naman ako, akala ko sa ibang bansa. Yan, binabati rin natin si Ginang Elena de la Cruz.
mula sa LGIS Santa Rosa South Annex. Ayan, binabati rin natin si Girlie Fernandez Handig. Ayan, so sabi rito ni Girlie, pagbabasa. Sabi ni Bernadette, mataya, libro po. Tama, di ba? May nakikita kayong libro? May nakikita kayong nagbabasa? At may bata rin, di ba, na nagbabasa? Tama kayo. Ngayon, kayong mga nasa unang baitang, alam niyo na ba ang tamang pagbasa? Pagbasa sa mga salita at mga titik o yung mga tinatag nating letra. Alam niyo na bang basahin? Alam ko na alam niyo na yan. Pero ngayon, hahasain pa namin ang inyong kakayahan. Sabi rito, meron tayong limang makrong kasanayan. Itong limang makrong kasanayan na ito, ito ay aming hinahasa. Hinahasa namin ang inyong pakikinig. Dapat bilang isang mag-aaral, alam mo kung paano makinig ng tama. Diba? Ano yung mga kailangan pakinggan? Ano yung mga dapat na impormasyon na dapat mong makuha? Pangalawa, syempre, hinahasa rin namin ang inyong kakayahan sa pagsasalita. Dito sa MTB, MLE Unang Baitang, hahasain namin ang inyong kakayahan sa pakikinig. Sa pagsasalita, syempre, andyan din ang pagsusulat. Importante rin ang pagsusulat. Kasi nga, importante ang pakikinig, importante rin ang pagsasalita, kung paano mo sasabihin ng tama ang mga saloobin mo ng iyong opinyon, syempre, importante rin ang pagsusulat. Bakit? Dito, dapat alam mo kung paano magsulat ng tama, ng maayos, na naiintindihan ng nagbabasa. At pang-apat, hinahasa rin namin ang inyong kakayahan sa panunood. Diba? Pag kayo ay nanonood, kayo ay tumatanggap din ng mensahe. Tumatanggap, nakikinig kayo, nanonood kayo, nakikita ng inyong mga mata. Diba? Hinahasa rin namin yan. At ang panglima, tulad ng inyong nakita sa unang bahagi ng aking aralin sa araw na ito, ay pagbabasa. Dapat alam ninyo kung paano magbasa ng tama at basahin ang mga salita. Dapat alam nyo at dapat hindi lamang basta nagbabasa. Dapat nauunawaan ninyo. Hahasain namin kayo dyan. Sabi rito, good morning po, sabi ni Ma'am Marilu Lamanero. I and my daughter Christine is watching now. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, itutuloy po natin ang ating aralin sa araw na ito. Ang pagtutuunan natin ng pansin sa limang makrong kasanayan ay ang pagbabasa o pagbasa. Ayan. Ang unang aralin natin sa linggong ito para sa ikatlong markahan ay pagbabasa ng mga salita. Hahasain namin kayo kung paano magbasa ng mga salita. Importante yan. Sabi rito, pagbabasa. May nakikita kayo dito sa larawan, di ba? May dalawang batang nagbabasa. Alam nyo ba, bigkasin ng tama ang bawat tunog? Ito, itong letrang B, ano nga ba ang tunog nito? Pag meron kayong nakitang ganito, ibig sabihin, tunog yan. Ibig sabihin, ba, ba, ba. Dadagdagan natin ng tunog ng A. A, A. Magiging ba. Ayan. Ngayon, ito namang titik T. Paano ang tunog nito? T, T. Plus A, A. Magiging T. At pag pinagsama natin ang dalawang tunog na ito, magiging bata ang basa natin. Bata. Oh,
Ano nga ba ang kahulugan nito? Sabi rito, tao na nasa pagitan ng pagsilang at pagkatigulang. Ayan. So, ibig sabihin, kayong mga nasa unang baitang ay tinatawag nating mga bata. Ayan. Alam niyo na, no? Kayong mga nasa unang baitang ay tinatawag nating bata. Ayan. Sabi rito, ang pagbabasa ay nagbibigay ng kahulugan sa mga nakasulat na simbolo gaya ng mga letra at pagsasama ng mga ito. Ayan. Di ba, pag tayo ay nagbabasa, kayo mga bata, kayo mga nasa unang baitang, di ba, pag kayo ay nagbabasa, ang isang salita ay binubuo ng mga letra o ng mga titik. Sabi nga natin, bago makabuo ng salita, binubuo ito ng mga letra. Importante ang pagbabasa. Bakit importante ang pagbabasa? Kasi hindi sa oras ng panahon, tayo lamang ay nakikinig. Dapat alam din nating basahin ang mga nakikita natin sa paligid. Halimbawa, pumupunta tayo sa mga, sabihin natin, sa kasalukuyang panahon, bawal lumabas, di ba? Pero noong mga nakaraang taon, nakaraang buwan, nung tayo ay mga lumalabas, may mga nakikita tayo sa ating paligid. Dapat alam natin mga basahin yon. Bakit? Dahil ito ay nagbibigay sa atin ng impormasyon kung saan tayo pupunta, kung ano ang ating gagawin, kung ano ang bawal, kung ano ang tama na gawin habang tayo ay nasa labas ng ating mga bahay. Napaka-importante yan. At syempre, pag tayo ay nagbubuklat ng mga libro, ng mga pahayagan, dapat alam natin unawain ang mga nakalagay doon. Pag tayo ay nagbabasa, syempre, dapat alam natin at naiintindihan natin kung ano ang sinasabi. Ayan. Dapat ha, hahasain natin ngayon ang inyong kakayahan sa pagbabasa. Sabi rito, nagsisimula ang pagbabasa sa pagbigkas ng tunog ng bawat letra o magkakasamang mga letra. O, syempre, dapat alam natin kung ano ang tamang bigkas muna sa mga letra. Pagkatapos, pag pinagsama-sama ang mga letrang ito, nakabubuo tayo ng isang salita. Masasabing ikaw ay marunong ng magbasa kung naisa sa tinig mo ang mga pinagsama-samang letra at nauunawaan mo ang ibig sabihin nito. Ayan, halimbawa, bata. Di ba? Ang salitang bata ay pinagsama-samang tunog na b. A. Ba, a, t, at a. Pagsama-samahin ang mga tunog na ito, magiging bata. Masasabing nakakabasa ka kung alam mo na ang salitang ito na tumutukoy sa taong nasa larawan kanina. Ayan, di ba? Ayan. Alam mo na bang basahin ito? Ayan. Bata, di ba? Mula sa mga letrang B, A, T, A o sa mga tunog na B, B, A, T, A. Ayan, magiging bata. Mahalagang matutunan mo ang pagbabasa sa bawat salita. Ito ay bumubuo sa parirala o grupo ng mga salita, pangungusap, talata, at maging sa isang buong kwento. Upang maintindihan mo ang isang kwento, dapat muna alam mo ang pagbabasa ng mga letra. Susunod yan, alam mo kung paano magbasa ng salita. Pag ito ay alam mo na, susunod yan, alam mo na rin kung paano magbasa ng pangungusap. At syempre, pagkatapos ng pangungusap, susunod ang talata. Pagkatapos ng isang talata,
ay makakabasa ka na ng isang buong kwento. Ayan, di ba? Napakahirap ng proseso, pero alam ko, kayang-kaya niyo yan. Kayo pa ba? Alam ko. Ngayon, sabi rito, mag-uumpisa tayo sa salita. Ano ang nakikita ninyo? Ano ang nakikita ninyo? Ano ang tawag natin sa kanya? Ang tawag natin sa kanya ay bata. Pag sa parirala, may dalawa kayong nakita. Ang tawag natin ang mga bata. Sa pangungusap, ang mga bata ay masayang nag-uusap. Oh, nasusundan ninyo? Sigurado ako, nasusundan niyo yan. Ha? Habang nagsasalita ako, pwede niyo akong sabayan. Ano ito? Ulitin natin. Bata. Pag sa parirala, ang mga bata. Sa pag-uusap, ang mga bata ay masayang nag-uusap. Yan. Ngayon, dumako naman tayo sa isang talata. Ang mga bata ay masayang nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang mga kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang magbalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aaral. Oh, pwede niyo akong sabayan. Uulitin ko ang talata. Ang mga bata ay masayang nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang magbalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aaral. O kamag-aral. Okay. Ngayon, pagkatapos natin ng talata, dumako naman tayo sa kwento. Paalala ha, itong ating babasahin ay isa lamang bahagi ng mahabang kwento. Ayan. Ang pamagat ay ang pagkakaibigan. Nagkita-kita ang magkakaibigang sina Claire, Chester, Nina, at Mario. Masayang nag-usap ang mga bata tungkol sa kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang bumalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aaral. Uulitin natin ha, pwede ninyo ako sabayan. Ulitin natin, ang magkakaibigan. Nagkita-kita ang magkakaibigang sina Claire, Chester, Nina, at Mario. Masayang nag-usap ang mga bata tungkol sa kanilang masasayang karanasan. Nais na rin nilang bumalik sa paaralan at makita ang iba pang kamag-aaral. Oh, naintindihan ba ninyo ang kwento? Yan, napaka-importante niyan ha. Sa tuwing tayo ay magbabasa ng anumang bagay, maaring ito ay kwento, maaring ito ay isang balita, maaring pag ikaw ay naglalakad sa kalye at may nakita kang karatula at ito ay iyong binasa, dapat naunawaan mo ang iyong binabasa o iyong binasa. Napaka-importante niyan. Tatandaan niyan, ha? Oo. Ayan. Sabi rito, dumako tayo sa isang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sabi rito, piliin ang letra ng tamang grupo ng mga salita na may malapit na kaugnayan sa larawan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Titignan natin. Mamaya, habang nagkakaroon tayo ng isang gawain sa pagkatuto, pwede ninyong sabihin sa inyong mga magulang, kay nanay, o kaya kay tatay, o kay ate, o kaya naman ay kay kuya,
na tulungan kayo sa pag-comment o pagta-type ng inyong mga sagot. Letra lang ha, itong unang larawan. Sa inyong palagay, ano ang ipinapakita? A. Ang bulaklak ba ay para sa aso? B. Para sa pusa? C. Para kay bunso? O D. Para kay nanay? Uulitin natin. Base sa larawan, ano ang ipinapakita dito? A. Para sa aso? B. Para sa pusa? C. Para kay bunso? D. Para kay nanay? Ang sabi ni Christine, tinulungan siya ng kanyang nanay, ang sagot daw ay D. Sabi rin ni Girlie, D po. Ayan. So, tama ba ang kanilang sagot? Sabi din ni Ruth, Pastas, D. Isaiah's Journey, D. Rona Grace, D ang kanilang mga sagot. Ang tamang sagot ay, tama kayo. Letter D o letrang D. Ang mga bulaklak ay para kay nanay. Ang gagaling naman ng mga nasa online. Ang gagaling ng mga mag-aaral natin. Titignan naman natin sa ikalawa. O, ano kaya ang nasa ikalawa? A. Karga siya ni ate. B. Karga siya ni lolo. C. Karga siya ni kuya. D. Karga siya ng pusa. O, titignan natin ang inyong mga sagot. A. Karga siya ni ate. B. Karga siya ni lolo. C. Karga siya ni kuya. D. Karga siya ng pusa. O, ano kaya ang tamang sagot? O, hindi naman siya babae, kaya hindi A ang sagot at wala rin pusa sa larawan, kaya hindi D ang sagot. Ano kaya ang tamang sagot? Si ba? Mukha ba siyang kuya? O titik B? Ayan. Sabi rito, Jana B, Luleta B, sabi nila. Sabi ni Marianne B. Virus, ang sagot din ay B. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay B. Tama kayo. Karga siya ni Lolo. Ang galing-galing ha. Ang galing-galing ng mga nasa online. Ayan, tama kayo. Ngayon, dumako tayo sa ikatlo. Ikatlong larawan. A. Nilalaro ng nanay ang bata. B. Pinapakain ng bata ang sanggol. C. Kumakaing mag-isa ang sanggol. D. Pinadidede ng nurse ang sanggol. Sa inyong palagay, ano kaya ang tamang sagot? A. Nilalaro ng nanay ang bata. B. Pinapakain ng bata ang sanggol. C. Kumakain mag-isa ang sanggol. D. Pinadedede ng nurse ang sanggol. Ano kaya ang tamang sagot? Ang sabi rito ni UCD, sabi ni Chana D, Jonadel D, sabi ni Girly D, sabi ni Jovi D. Ano kaya ang tamang sagot dito? Hindi naman siya sinasabing C, kumakain mag-isa, di ba? Kasi dalawang tao ang nasa larawan. Wala rin namang bata sa larawan, kaya hindi rin B.
ang naiiwan ay saka D. Sa inyong palagay, ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay D. Tama. Ang daming tamang sagot kanina ha, nababasa ko. Ang tamang sagot ay D. Pinadedede ng nurse ang sanggol. Paano natin nasabing nurse ang nagpapadede? Ha? Masasabi natin dahil dito sa kanyang nasa ulo. Ang galing, di ba? Okay. Ayan. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Piliin ang letra ng angkop na salita na bumubuo sa pag-uusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Oh, ayan. Sabi rito, piliin ang letra ng angkop na salita na bumubuo sa pag-uusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Titignan natin ulit ha. Oh, sa unang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng mga ito? Babasahin natin ang pangusap. Puwang ang mga bata. A. Naglalaro. B. Kumakain. C. Nagbabasa. D. Tumatakbo. Sa inyong palagay, ano ang ginagawa ng mga nasa larawan, yung mga bata? A. Naglalaro. B. Kumakain. C. Nagbabasa. D. Tumatakbo. Oh. Ano ang tamang sagot? Sabi rito ni Ruth, A po. Sabi ni Rona Grace, A po. Sabi ni Brianna, A po. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay A. Naglalaro. Tama kayo. Ayan, napakagaling naman ninyo. Ayan. Dumako tayo sa ikalawa. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Si nanay ay namimili sa puwang. A. Simbahan. B. Paaralan. C. Palengke. D. Opisina. Sa inyong palagay, saan namimili si nanay base sa nakikita ninyo sa larawan? Ayan, may mga nagbebenta sa likod. Saan kaya? Ang sabi sa atin dito, ang sagot ni Christine ay C. Sa palengke. Sabi ni Kirby ay C. Sabi ni Belle, C. Sabi ni Cherub or Herab, C. Sabi ni Jason, C. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay C. Ayan, ang gagaling. Pinabati ko kayo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ang gagaling naman ninyo. Diba? Tama ang inyong mga sagot. C. Ayan. Dumako tayo sa ikatlo. Ayan. Ano kaya ang nangyayari doon sa sanggol? Huwag si bunso. A. Kumakain. B. Umiiyak. C. Naglalakad. D. Gumagapang. Sa inyong palagay, ano kaya ang nangyayari sa larawan? Isulat ninyo o pakiusapan ninyo ang inyong kuya, nanay, ate, tatay, o sino man na nakatatanda sa inyo na i-type ang kanilang sagot o inyong sagot. Ang sabi rito ay Jana B. Shirley B. Rona B. Isaiah B. Jean Jimenez B. Ayan, Myra B. Sabi, umiiyak si bunso.
Tama kaya? Ayan. Tama kayo. Tama ang titik B o letrang B'ng sagot. Umiiyak. O yan, Mariane. Tama ang iyong sagot. Umiiyak si Bunso. Pag nakita ninyo ang inyong kapatid na sanggol na umiiyak, ano ang gagawin ninyo? O, di ba? Dahil kayo ay maliit pa, hindi nyo alam kung ano ang gagawin, mabuting tawagin si nanay, si ate, si kuya, o si tatay para sabihin umiiyak ang inyong kapatid. Maaring siya ay gutom o maaring siya ay nakaihi na sa kanyang diaper. Ayan, dahil hindi nyo pa alam kung paano ang gagawin, tawagin si nanay, si kuya, si ate, o si tatay, o sino man nakatatanda sa inyong bahay. Ayan. Ngayon, sabi rito, ano ang inyong natutuhan sa aralin natin ito? Sabi rito, natutuhan mo sa araling ito ang pagbabasa ng mga salita. Ano kaya ang hinahanap? Sabi rito, ang tuwang ay pagbigkas ng mga tunog at pag-unawa sa kahulugan ng salita. Sa inyong palagay, ano kaya ang nawawala? Titignan nga natin ang inyong mga sagot. Sabi ni Marilu, pagbabasa. Kirby, pagbabasa. Ano pa ang ibang sagot dyan? Meron pa ba? Sabi ni Shermay Grace, pagbabasa po. Ayan. Ayun ang kanilang mga sinasabi. Ang nawawala daw ay, sabi ni Jana, pagbabasa. Jethro, pagbabasa. Mariane, Ruth, pagbabasa. Tama ba ang inyong sagot? Ayan, tama ang inyong sagot. Ang pagbabasa ay pagbigkas ng mga tunog at pag-unawa sa kahulugan ng salita. Paalala, hindi lamang basta alam nating basahin ang letra, ang mga salita, ang isang pangungusap, parirala, talata o kwento. Hindi lamang doon nagtatapos na alam nating basahin. Dapat ang pag-unawa sa mga nakasaad o sa ating binasa ang napaka-importante. Dapat habang binabasa natin ang mga salita, pag-uusap, talata, parirala, kwento, dapat nauunawaan natin ang mga ito. Alam natin yung mga impormasyon. Alam natin ang mga kahulugan ng mga ito. Yun ang importante. Oh, hanggang dito na lang tayo mga mag-aaral kong nasa unang baitang. Sa susunod na linggo, sa ganitong oras, alas 9 ng umaga, tuwing Miyerkules, magsasama-sama ulit tayo para pag-aralan ang susunod na aralin sa MTB MLE Unang Baitang Tagalog. Bago ako umalis, meron akong iiwanan sa inyong kasabihan. Ha? Mag-aral ng mabuti dahil yan ang tanging ninyong sandata para sa mas magandang kinabukasan. Paalala ko yan ha. O para sa mga unang baitang, mag-aral mabuti. Hanggang sa muli, ako ang inyong tutor. Ako si Tutor Alvin. Paalam! Ayan. Hanggang sa muli, mga mag-aaral ha.
Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!